papansin mong neckband natin, nababanat siya. Kaya hindi ka mahihirapan isuot ang ulo mo. Yan ang karakteristik ng rig. Gusto mo ba matuto gumawa ng turtleneck na long sleeve? Kung ang sagot mo, itong video na to ang para sa'yo. At syempre, umpisa na natin pagkatapos lang ng intro. Gumupit ng rectangle shape na tela na may haba na 23 inches at lapad na 16 inches. Tela natin, ribbings. Itiklop ito sa gitna. Markahan ang mga nasabing sukat. Pagdugtungin ang mga nagawa nating marka. Pagkatapos, gupitin natin ito. Ngayon, markahan ulit ang mga nasabing sukat. Pagdugtungin ang mga nagawa nating marka. Pagkatapos, gupitin natin ito. Dalawa ang kailangan nating tela na may parehong sukat para sa front at back ng ating damit. Ito pa ang kailangan nating tela. Rectangle shape na sukat, 13 inches ang haba, 5 inches ang lapad para sa neckband. Ito naman ang gagamitin natin sa sleeve. 20 inches ang haba, 14 inches ang lapad. Itiklop ulit ito sa gitna. Markahan ulit ang mga nasabing sukat. Pagdugtungin ang dalawang marka at gumawa ng pakurbang korte papunta sa pinakakanto ng ating tela. Pagkatapos, gupitin ito. Kagaya ng body, kailangan din natin ng dalawang pirasong magkasukat na tela para sa dalawang sleeves. Ngayon naman, tatahiin na natin siya sa overlock. Ang tatahiin natin, joint shoulder, joint neckband, at syempre, i-attach natin ang neckband sa body. Siyempre,
Siyempre, join shoulder muna ang una mong gagawin. At saka natin isusunod ang ating joint neckband. Pagduduktungin lang natin siya. Kung papansinin mo, maliit lang ang sukat ng ating neckband. Pero dahil ang tela natin ay ribbings, 2x1, knitted, ay nababanat ito. Kaya siguradong magkakasya ang ulo mo dyan. At ngayon syempre, ikakabit na natin siya. I-attach mo lang ang neckband sa ating neck opening. Madali lang yan. Pagkatapos natin ikabit ang neckband, ikakabit na natin ang ating dalawang sleeves. So syempre, susundin lang natin ang korte sa magkabilang bahagi nito. Sa pag-a-attach ng sleeve, sleeve ang ilalagay mo sa ibabaw lagi. Body sa ilalim para hindi ka mahirapan na magkabit nito. At ngayon syempre, tatahiin na natin ang gilid na bahagi ng ating damit o yung side seam. Side close, okay? At ito ang pinakahuli nating tatahiin. Lulupian natin ang laylayan, pati ang sleeve ng ating damit. Madali lang ang gagawin natin. Itutupi lang natin ng 2 beses ang tela bago pasadahan ng tahi ito.
Kung papansin mo ang neckband natin, nababanat siya, kaya hindi ka mahihirapan isuot ang ulo mo. Yan ang karakteristik ng ribbings. At dito na po nagtatapos ang ating tutorial. Sana po ay natutunan nyo ang ating ginawa at nagustuhan nyo ang aming video. Kung meron po kaming kulang o may gusto pa kayong malaman, maglagay lang kayo ng comment sa ating comment section at agad po natin itong sasagutin. Maraming salamat!